Yun naman pong idea na ready na daw ang arrest warrant. Nanggaling naman yan eh sa mga taga-suporta. Unang lumabas yan sa bibig ng mga taga-suporta na itong si Digong, katulad nino, katulad ni Roque, at ng iba pa. Kung na nating banggitin yung iba pa. Pero totoo, ha, sa kanila nanggaling. Naku, no, ay ready na nga yung warrant of arrest and anytime soon ay pwede nang iserve kay Duterte. Ito ngayon ang statement ni Senator or dating Senator Antonio Trillanes. Dito tayo maniwala. Alam niya ni Trillanes, for God's sake. Trillanes knows better, a lot better than Roque et al. Totoo yun. Sabi ni former Senator Antonio Trillanes, yung arrest warrant from the International Criminal Court will come when we least expect it. Una na dito, yung kuno nga ay tumawag itong si Digong kay Roque na meron siyang information na nakuha na ready na nga daw ang arrest warrant. You see? Or warrant of arrest. You see, galing na galing sa inyo. Yung tipong, ang dami nating problema dito sa ating bansa na dapat resolbahin. Pero ang nakikita or ang sabihin na natin, ang sentro ng usapin ng taong bayan ay kayo. Ano yun? Nililikaw niyo ang totoong issue, ang totoong problema ng ating bayan? Given na andyan na yan, kaso ni Duterte, totoo, meron talagang kaso, may arrest warrant, sigurado tayo, lalabas yan. Pero etong mga, or lalong lumalaki yung issue na ito, galing mismo sa mga kaalyado ni Digong, ni Duterte. Maganda yung binitawan na statement ni Senator Trillanes. Magugulat na lang tayo. At sigurado tayo, magugulat din si Digong. Anong sabi ni Digong? Na hindi daw kayang arestuhin. Hindi daw siya kayang arestuhin ng ICC at walang makikipag-cooperate ng mga arresting officers like PNP at ng iba pa dito sa atin. So tignan natin kung totoo nga yung sinasabi ni Digong. Dahil yun nga, magkakabarilan daw. At mukhang magkakaroon ng people power, pamumunuan ng mga DDS kung buhay pa yung mga yan, kung naandyan pa yung mga utu-utong yan. Pero yun nga, ang naisip ko rin, talaga paano magpi-people power, ang karamihan ay mga trolls naman. Naniniwala ako, trolls yung mga yan. Karamihan dyan. Okay, kaya nga minsan pag may pagtitipon, di ba ngayon, lalo na ngayon, wala namang halos umaaten pag may pagtitipon ang kampo na ng si Duterte. Pero sa social media, makikita mo, meron pa rin. Naantyan pa rin yung mga diehard. Mukhang ongoing pa rin ang mga troll farms na itong si Duterte at na itong mga Duterte nga. Anyway, so yon. Ulitin natin na it will come when we least expect it. Gugulatin tayong lahat netong pagkakataon na ito na tayo ay maging victorious naman. Hindi lang po tayo, syempre, unang-una dyan ay yung mga biktima ng war on drugs natong si Digong. Good luck!